Super excited talaga lahat dahil May 1, syempre, start of the month. And umpisahan po natin talaga ng magandang-maganda ang buwan. Labor Day pa, no? Saturday. Kaya lahat tayo makakapakinig. Sabi nga po is, we have to make this day very productive. Kaya kailangan, kasama po dito ay ang pag-aaral natin dito sa ating financial education. And happy Saturday po sa ating lahat. Later po pwede po kayong magtanong kung may mga doubts kayo, may mga clarifications. At habang nag-discuss po kami, no, pwede pa rin po kayong mag-invite sa mga friends po ninyo, yung mga kakilala po ninyo, yung kung sino din po yung gusto nyong i-bless, no? Sino din po yung gusto nyong tulungan. Okay, so yan, hindi na po ako magpapakilala at naipakilala na po ako ni EVC. No, ngayon, ano po yung gagawin natin? Ano po yung tatalakayin po natin? Nadidinig po ba ako? Dinig po? Yes, madam. Okay. So, ito po yung pag-aaralan natin, no? Sa isang hanggang 9 hanggang 10:30, ito po yung pag-uusapan natin. The Secret to Saving and Building Your Future, yung libro po na ito. A bit of everything of this book, no? Yun po yung pag-aaralan natin. Pero ang pinaka main na aaralin po natin is ito, yung the Solid Financial Foundation. Ito yung nakalagay po dito, yung Healthcare Protection, Debt Management, Emergency Fund and Investment. Pero alam niyo po, ito yung front page po, yung front cover ng ano ng libro. Sa likod, no, sa mga nakahawak na po ng book na ito, ang nakalagay po dito is ito, no? Sabi niya, financial education is not just for the wealthy, it is for everyone. Ito po talaga yung isinusulong po ni an International Marketing Group. And for your information po, sa International Marketing Group ay nag-umpisa po noong 1998 sa Pilipinas. Ano po? And then, it was later, naging nabinyagan na siya, no? Naging official na siya year 2002. So, ilang dekada na po siya. Kaya wag po tayong matakot kasi legit po tayo under po tayo ng Security and Exchange Commission, same thing sa Insurance Commission. So, alam po natin na legit po itong kumpanya po natin. Ano po? So, eto po, dito po iikot yung pag-aaralan natin po ngayong umaga. Ano pa talaga? Di ba lahat naman po ng mga organizations, because IMG is an organization of savers and investors. Ngayon, ano po yung pinaka-mission ni IMG? Ang sabi po dito is financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of wealthy to all. Kung babalikan po natin, ano, dati nung mga bata pa tayo, nung tayo, yung mga generation natin, di ba? Hindi pa natin gaanong alam ano ba ang financial industry. Pero dito ngayon, nakakatuwa kasi yung mga anak na natin, naaano na sila eh. Na-open na sila sa financial industry. Natututo na sila. Meron nga po akong napanood na isang segment, sabi niya doon, alam niyo po ba na ngayon, yung mga generation po ngayon, yung mga millennials natin, ay mas magaling sila with regard sa pera compared po sa atin, kung paano nila hawakan ang ating mga kaperahan. Kaya ngayon, ang ginagawa po ni IMG is, eto talaga po yung pinaka-mission niya, na maturuan, matulungan, ma-open sa karamihan, lalong-lalo na po sa mga hindi po nakakapakinig, hindi po natuturuan paano hawakan ang kanilang mga perang pinaghihirapan. Marami po sa atin, di ba? Ang dami pong nasa abroad na mga OFWs, ang dami din po sa atin kasi karamihan sa atin, aminin natin, spenders po tayo, no? Ako, yung mga iba dyan na kasama natin, talagang experience na talagang super in spenders. Pero because of ING, naturuan tayo. At saka dito po, ang importante kasi dito, maturuan natin yung mga kapwa natin. Hindi lang dahil pasalihin natin. Yung ganito pong pag-aaral natin, ang importante, nakakapagtanim na tayo sa kanila. No? Ano naman yung pinaka-vision ni ING? To help create wealth for families, to make a difference for families, so there will be no family left behind. Kung lahat po tayo na miyembro ni IMG o lahat po tayo nakakapakinig dito, at ang gagawin naman natin, tuturuan din naman natin, tutulong din naman tayo sa kapwa natin, sa mga malalapit po sa atin, di ba magagawa po natin? Bakit? Ano po yung pinaka-crusade ni IMG?
na makapag-educate po tayo ng 30 million families by 2030. Kung lahat po tayo dito, di ba, maa-attain po natin yon. Kasi ang gano'n naman po yung kultura natin, di ba, inuuna natin ang pamilya, and then mga friends, yung mga malalipit po sa atin, yung mga friends natin sa Facebook, yung mga kakilala natin, acquaintances, mga katrabaho, di ba, gano'n naman po ang ginagawa natin. And pang na-explain natin sa kanila na madali pala, mapupwede palang mag-accumulate din ng wealth habang nagtatrabaho tayo, no? Ganon din po yung gagawin nila. I-duplicate po nila tayo. So, di ba, mas maganda, mas masaya ang mga Pilipino. Mas aangat pa ang ekonomiya ng Pilipinas. At syempre, makakabalik na tayo sa ating mahal na bayan, di ba? So, ano po yung gagawin natin sa mission and vision natin, no? What we do, ika nga, we assist families who want to help themselves build and achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. Ito talaga kasi ang gustong gawin ni IMG. Naturuan tayo, ano ba yung uunahin natin? Bakit po? Kasi, bakit kailangan tayong turuan? Kasi kung minsan taliwas yung ginagawa natin. Usually po, ano ang ginagawa ni IMG? Di ba ang unang ginagawa natin is nag-i-invest tayo. Ang alam natin, mag-invest tayo ng lupa, ng bahay na malalaki, bumili ng sasakyan. Pero nakalimutan natin ang pinaka-importante. At ano po ang pinaka-importante? Napaka-importante, unahin natin ang healthcare. Kung napansin niyo po yung libro na kanina na pinakita ko, ang nasa ilalim talaga niya is healthcare, na yun dapat yung uunahin natin. Ano po? So dati ang mga mayayaman lang ang kayang makapagpalaki, makapagpag-grow, makapagpa-snowball ng kanilang mga kayamanan. Pero tayong mga mabababa, nasa baba, hindi natin kaya kasi hindi natin kayang mag-hire ng financial educator. No? Kaya tayo nandito ngayon kasi yun po yung ginagawa ng mga taga-IMG. Nagtuturo po tayo. Kahit ngayon, wala naman na pong bayad yung ginagawa natin ito. No? Wala po tayong sweldo. Sa sweldo lang tayo kung gagawin natin yung business part ni IMG. Okay po? So I hope okay po dito. Clear? Clear po ba? Naiintindihan tayo? Yun, salamat po. Ngayon, ano po itong poverty na to? Dahil kung tutuusin natin, makikita na talaga natin na ang Pilipinas ay talagang, alam niyo po yun, babalikan natin, napakadami, nandun talaga, may poverty talaga doon sa atin. Pero tayong Pilipino, ano po ang dapat natin gawin na nakakaintindi na, na meron ng idea, no? Na nakapasok sa, na tayo sa ganitong community, ganitong organization. Ano ang dapat natin? I-fight po natin ang poverty, di ba? So our core purpose is to stop poverty talaga. Talagang itanggalin na po natin. Dito magagawa po natin pagtulong-tulong po tayo. Babalikan ko lang po yun, ha? Yan. So pagtulong-tulong po tayo talaga, malalabanan natin ang poverty. Ito po kasi yung pinaka core purpose nito, no, ng IMG. Many people are financially struggling due to lack of financial information. Marami po talaga. Kasi dati, kagaya ko din po, ang alam ko noon, ang pera ko, kailangan kong ilagay sa bangko. Pero hindi pala. No, hindi ko po sinasabing huwag niyong ilagay ang pera niyo sa bangko, pero huwag niyong ilagay lahat ng kaperahan niyo sa bangko po. Kasi hindi po talaga doon kikita. Lack of financial education. So, we are creating an elite fighter force to fight poverty. Community of campaigners. Kaya, 'di ba, lagi po nating naririnig sa sinasabi po ni Ma'am Cathy, kung gusto mo ikaw ay yumaman, kaninong community ka? Kaninong mga tao dapat kang makilapit? Sa marunong at pangalagahan ang kanilang kaperahan. Pero kung gusto mo na doon ka lang, you have to choose, kumbaga, kung saan ka sasali, no? Ganun lang po naman yon. Kaya tayo, bakit natin sasayangin yung mga panahon natin? Bakit natin sasayangin na manunood lang tayo ng kung anong panonoodin natin, nakikipagtsikahan lang dyan? Pwede po tayo makipagtsikahan, pero ang pagtsikahan natin ay kung paano natin palaguin ang ating mga kaperahan. Ano po? So, ito po talaga yung pinaka-main purpose ni IMG, which is to fight poverty. Ito po ngayon, no, makita natin na napakalaki po ang mga members po ni IMG. So ito po yung pinaka-campaign niya, 30 million by 2030. So gusto pa po natin talagang dumami ng dumami ng dumami ang magiging savers and investors na mga Filipinos, no?
Bakit po natin ginagawa ito? Why do we do massive financial literacy campaign? Bakit kailangan po natin gawin? Look at some changes in our financial culture which most people fail to recognize. Tignan po natin, nakakatuwa ito. Ano? The rule of money is changing. Traditional savings account fail to outpace inflation today. Totoo po ba yun? Tama po ba yan? Magkailan na pong percent ang inflation rate? Kung hindi po 4%, 5%, baka mas mataas pa. Pero saan po, ito po yung sinasabi ko kanina, saan nakalagay yung pera natin? Sa bangko. Sabihin na natin sa bangko, magkano pong percent ang binibigay pag nilagay natin ang pera natin sa bangko, pag sinave natin po doon, ininvest natin doon? 1%, di ba? Nakasavings natin yun, 1%. Baka mamaya, wala pa pong 1% ang binibigay, no, na percent sa bangko. Pero ang dapat nating gawin ay ilagay natin sa mas mataas. Anong ginagawa ni bangko? Si bangko, ilalagay po niya yan sa, i-invest po niya yan sa mas mataas na percent. Sabihin na natin, 12-18%. Pero ang sinabi sa'yo ni bangko is 1%. True to their words, ibibigay nila yung 1%. Pero magkano po yung maiiwan sa kanila? Say, sabihin natin 12% inilagay ng bangko. I mean, na investment vehicle, yung pera mo. So, 12 minus 1, 11. 11% ang kita ni bangko sa pera natin na nilalagay po natin doon. No? Nalabanan ba ng 1% ang inflation rate? Hindi po. Magkano na lang ang value ng pera natin, no? Pag 1% lang natin inilagay. Which is, yun po talaga yung kakulangan sa ating mga karamihang Pilipino. Yun po yung alam natin. Sino po sa atin ang may na-experience na ang pera natin, nilalagay lang natin kung saan-saan, ilalim ng kama, sa iba, ano yan, sa bubong, kung saan-saan, sinusok-sok kung saan mga gamit, di ba? Ganun po yung ginagawa. Alafine, kumita po ba yung pera natin? Hindi po, di ba? Mamaya, baka mamaya kinain na yan ng daga. Meron po kami nakausap na ganun po ang ginawa nila, nilagay nila sa bubong, pagtingin ng pera, ngat-ngat na. No? So wala, lalong nawala ang value. We need to know other investment options that can outpace inflation. Dito po talaga itinuturo sa atin, no? So yan, the people live longer today. Mas mahaba talaga ang buhay ng mga tao ngayon. So anong dapat natin gawin? We need to have lots of money or else we will live a long life of financial distress. Baka mamaya ang lalong ikamatay ay walang panggastos, di ba? So, yun po. Skyrocketing cost of living. Kung napapansin po ninyo, pataas ng pataas talaga ang presyo, di ba? So, prices of commodities increase faster than your salary increases. Tignan nyo nung umuwi kayo 2 years ago sa Pilipinas. Pag umuwi ka ngayon, magugulat po tayo. Yung 1,000 noon, no? Na madami ka nang mabibili, baka ilang kilong karne lang yan. O baka wala ka pang maiuwi na pangkain nyo sa maghapon or sa dalawang araw. Babalik ka na naman, na mamamalengke na naman, no? Kasi pataas po talaga ng pataas ang tawag dito, ang presyo, no, ng mga bilihin. Okay? So, with this, sabi naman dito sa pinakalast, people spend faster today. Dahil nga kulang, no? Dahil ang bilis na ng pag-akyat ng presyo, people spend faster today. Tignan po natin. Simple to complicated life. Tignan nyo noon dati, masayang-masaya na tayo, naglalaro ka ng siyatong, tumbang late, tumbang preso, braso, ano pa yun, loksong tinik, tiangge, kapihan, dati. Napaka-simple ng buhay. No? Tuwan-tuwa na tayo, Chinese garter, yan yung mga laro natin. Sungka, no? Masaya na tayo. Ngayon hindi na ganyan ang tao ngayon dahil nga syempre may changes talaga. So ngayon ang mga bata 3 taon marunong nang magdudot ng gadget, talong-talo na niya ang lola niya, ang ina niya, di ba? Yan. Gusto pa nila mga iPhone, yung mga mamahalin pang gadget, di ba? Ngayon saan sila nagpapalipas oras? Sa malls. Yan, syempre pag nando doon sa malls, gagastos ka doon. Instead na gusto mong uminom anong tawag dito, yung kaping barako, pero anong gusto nila? Gusto nila sa Starbucks. Ano ba yung difference, no? Pero kung tutuusin, mas masarap ang kaping barako kaysa sa Starbucks. Pero dahil alam nyo naman na yung mentality ngayon, nag-iiba talaga. So, tignan po natin yung difference noon at ngayon, no? Kita po natin, ang bilis po talaga ng pagbabago. Okay? So, yan. Kagaya pa rin po dito. Kagaya before, di ba, typewriter lang tayo.
tandang-tanda ako po nito noon. Pabili pa ako noon sa nanay ko ng typewriter noong nag-aaral noong college. Pero ngayon, gagamitin mo pa ba ngayon ang typewriter? Ang ginagamit natin ngayon, computers na, di ba? Ang bilis lang, may internet pa yan, di ba? Lahat nandito yan ang questions. Before, magre-review tayo, pupunta tayo sa library. Pero ngayon, click ka lang sa internet kay Google. Di ba, kuhang-kuha na natin. Dati, may Betamax, di ba? Yung pa yung pinapanoodan natin ngayon, VHS. Ngayon, digital na online na lahat. Ang bilis talaga ng pagbabago, di ba? Everything is changing around. Lahat na yan. No? Except our financial strategy. Relate po ba tayo dito? Pa-thumbs up naman po kung nakaka-relate po tayo. Relate po ba? May kausap po ba ako? Nako, paano po ba yan? Wala akong kausap. Sayang po yung aking laway. Wala ata. Nakaka-relate po? Wala ata talaga. Paano po ba yan, ABC? Yes, madam. Naririnig namin. Yo. Sabihin nyo lang kung napipilita kayo sumagot, bahala kayo. Hindi, madam. Nandito kami. Kaya ko mag-isa ka lang? Oo, feeling ko nga mag-isa lang ako dito. Nakikinig kami. Ah, okay. Salamat. Yan. Yan. So, talaga naman pong ganun, no? Hindi, ang lahat na nagbabago, pero yung diskarte natin, ang paghahawak natin ng pera, hindi po nagbabago, kaya tayo natatalo, naiiwan tayo. Yan. Before, no, dati, one source of income was enough. Totoo naman po siya, di ba? But not anymore today. Before, a parent could raise 12 children. Totoo po yan, kasama po kami. Hindi naman kami 12, 10 po kami magkakapatid. Halos na pag-aral kami lahat, except lang po yung isang kapatid namin na talagang ayaw nang mag-aral. Imagine nyo po noon, no? Dati, kayang pag-aralin yan. Ano lang naman din po ang trabaho ng nanay ko at tatay ko, di ba? Pero they were able to send us to school. Pero ngayon, kaya pa kaya yan? Before, OFWs are sure wealthy. Yun talaga ang alam talaga natin noon. Pag OFW, mayaman yan. But we're not sure today. Ngayon, alam na alam ko, mayaman tayo sa resibo. No? Yan. So, pandemic taught us a very important lesson. Learn, plan how to cope with change. Kailangan matutunan tayo. Bakit po? Talagang ang dami pong anlaki ng impact na nangyari sa atin ng pandemic. Sa health natin, alam nyo po na ang IMG super duper nag-boom dahil po sa pandemic na to. Bakit? Ang mga tao po natakot sila, no? Kaya ang dami pong kumuha noon ng Kaiser, ang dami pong nag-member ng IMG. Talagang tumaas talaga. Pero kung tutuusin, ang dami pong nagsarang mga kumpanya. Pero bakit kaya sa Pilipinas? Bukod tangi din po, no? Na ang IMG ay talagang they stood up talaga. Lalo pa siyang nakilala, lalo pa siyang nag-boom. Dahil na-realize ng mga tao ang kahalagahan nito. Kung tutuusin, di ba, marami po sa atin nakaka-experience. Neto, ang dami nang nag-member sa atin, ang dami nang lumalapit sa atin na gusto na nilang mag-member. Kasi nakita na po nila na ang kahalagahan ng pag-iipon habang tayo ay nagtatrabaho. No? Yan. Hindi lang po pag-iipon, pag-i-invest talaga. So ano pa po ang inaantay natin? Aantayin pa po ba natin ulit ang panibagong pandemic? No? Baka sa pagdating ng panibagong pandemic ay wala na tayo, nga na tayo. No? So people need to realize that they can hardly meet their financial goals with old solutions. So talagang nare-realize ng tao yan. Kaya kailangan i-ready po natin ang ating mga sarili sa dapat nating gawin. So we need to do this with sense of urgency. Kasi ito na, palapit na talaga tayo na baka mamaya pabalikin na po tayo sa Pilipinas. Pauwiin na po tayo, no? Na hindi pa tayo financially free. Hindi pa po tayo handa. Di po ba? So, kailangan na po nating gawin ito with urgency. Okay po? So, yan. We need to save a lot of lives, including ours. Dahil nandito po tayo, mission-driven po si IMG, kaya kailangan kung sino po yung mga makasalubong natin, mga malalapit po sa atin, turuan natin, tulungan natin, no? Na kung ano yung natututunan natin, i-share po natin sa kanila, no? Wala naman pong mawawala sa atin. If no people like us who care for people, many more may be trapped in the world of
uncertainty, kawawa naman, no? Tayo, nakakaangat tayo kasi may alam na tayo kahit papaano. Papaano naman yung kapatid mo? Papaano naman yung kamag-anak mo na hindi pa nila alam? Hindi man natin mapasali dito sa atin, importante ma-share po natin sa kanila, no? Makapagtanim po tayo sa kanila kahit papaano. If no people like us who care for the poor remains poorer. Sino po ang tutulong din naman sa kanila? Ano po? So yan. In today's world, financial planning and investing are no longer a rich man's game. It's everyone's reality. Totoo po yan. Hindi po kagaya talaga before, di ba? So sa mga mayayaman lang ito, ang pag-invest noon, sa mayayaman lang. Bakit? Ang mutual fund nga po noon, magkano po ang kailangan? Kailangan may 100,000 ka para makapag-start ka ng investment mo sa mutual fund. Not anymore today. Magkano na lang ang kailangan mo, di po ba? Para makapag open tayo ng mutual fund at makapag-top up tayo as low as 500 pesos, no? Nakakapag-top up tayo. Eto po. So, sabi po dito, no, po, nung 2019 pumunta po kami sa Ilocos, nagturo po kami. Itong pinagturuan po namin na to, no, sa mga teachers sa Narvacan Elementary School ata, kung hindi ako nagkakamali. Ano, karamihan po lahat, or not karamihan, lahat po ng mga teachers na nakausap namin, yung mga iba po may parents po dyan, wala po silang mga healthcare, wala po silang mga savings, no? Yun po. Kaya nakakalungkot, lungkot na lungkot po kami na nagsalita po kami sa kanila, wala talaga. Ang tanong is, papaano na pag nagkasakit ka? Papaano na sila pag nagkasakit sila? Ano pong mangyayari sa lupain nila, ng kakapranggot, no? Yung pa yung maibibenta nila para sa kanilang pagpapagamot, no? Paano na ang buhay ng kapwa natin? Kaya sana ipagpatuloy natin. Sabi dito, while many investment firms cling to the old ways of selling for commission and target only the wealthy clients, IMG is committed to support the growing and changing investment needs of every Filipino family. Bakit? Kasi itong mga tao na to, wala, hindi po kasi nila alam saan nila ilalagay yung pera nila dapat na pinaghihirapan nila. Kahit magsasaka po, kahit ano po, kargador ka, security ka, kung ano man ang trabaho mo, huwag po nating pipiliin. Ano po, hindi po kagaya ng mga ibang investment firms, mga agencies, kung sino yung mayayaman, yun yung tinatarget nila. No? So, yan po. Nandiyan din kasama ko po si EVC noon, no? Nagsalita po din sa barangay. No, yung naka-green po dyan, yun yung barangay captain ng pinuntahan naming barangay. Ito yung mga barangay officials po nila. Gusto po namin silang nagturo po kami doon, nagsalita po kami doon kasi gusto namin mismong sa kanila manggaling. And then later, sila naman po yung magpapa laganap sa kanilang barangay. Kaya lang ang kulang po kasi doon, wala pang gaanong members, kaya kulang pa po. And masaya po tayo ngayon kasi naimpisahan na po ngayon at ipinagpapatuloy ng kapatid ni EVC. Ano po? So yung naka-red po dyan, nakaibigan nila, alam ko may nakalimutan kung ano yung katungkulan niya doon. Ano na po? Secretary po ata, if I'm not mistaken, ay nag-member na din po sa atin. No? So our main goal is to make financial education available to everyone. Bakit tayo po mismo pumupunta po tayo sa mga tao? Nag-zoom po tayo pag hindi tayo nakakapunta. No? Regardless of their background, the rich, the poor, the educated, the uneducated. Okay? So wag po tayong manili. Outlook for the middle class and the poor becomes dimmer as the income inequality has worsened over time. Yan, tignan po natin. Based on NSO figure, there's enough money for all of us, but few people control. So tignan nyo naman po ang population natin. Noong March 18, 2021, no? With ano pa yan ha? With exact time po yan. Ilan ang current population ng ating bansa? 110,942,383. Every day, ilan yung naipapanganak? Ilan naman yung namamatay? Tignan po ninyo yung ano, figure, ano po. Ilan ang naipapanganak every day, pero ang konti lang po nang namamatay. So ibig sabihin talagang na-outpace niya, no? Yung ano, yung birth rate natin, napakadami. So ibig sabihin lumalaki ang population ng Pilipinas. So tignan po natin 'yan. Yung population growth natin, napakalaki every day, every year, ang laki po talaga. So Philippine population turned 100 million on July 27, 2014, no? Congratulations mga Pilipino. Wow, 100 million na po tayo noong 2014. Marami po ba ang tanong, ilan po ba doon ang financially educated? Ilan po ba doon ang natuturuan o alam nilang pangalagahan ang kanilang pamilya? Ang paghandaan ang kanilang future? Mind you, alam niyo po ba na 2% lang po ang financially free na Filipinos?
sa dami po natin, no? Yan. So, ngayon ang pag-uusapan, tignan natin yung ekonomiya, no? The poor gets poorer, 'di ba? Tignan po natin kung hindi natin kasi alam saan ilalagay eh. We need to fight income inequality. We need to help every Filipino family know how to manage their own economy. Dapat alam mo pangalagahan ang pera mong pinaghihirapan mo. Saan mo dapat ilalagay? Paano mo hati-hatiin yan? No? Countries and big companies know how to manage and boost their economy. Siyempre, di ba? Mga lalaking kumpanya eh, di ba? So educate consumers to increase spending. They do cost-cutting measures and retrenchment, outsourcing and merging and others. How about us? Yung sarili po nating ekonomiya, kaya ba nating i-boost? Kaya ba nating palakasin yung pera nating sinisweldo natin, sinasahod natin araw-araw? Alam po ba natin na ang Pilipinas is in the top 5 fastest growing economy in Southeast Asia? How about your own economy? Is it growing also? Is it growing fast as well? Yung sarili nating ekonomiya, sabi natin, di ba, ang dami natin, ang sarap mangarap eh, pero dapat gawin talaga natin, pagtrabahuhan natin. Bakit dito po yung mga karamihan na nakakasama natin, mga kaibigan natin dito sa IMG, ano po yung target natin? Kailangan within 2 years makauwi na tayo sa Pilipinas. Kaya within 5 years uuwi na tayo sa Pilipinas. Bakit? Kaya ba natin gawin yun? Yes, kasi kailangan po natin ng goal at mag-set tayo po ng time. Hanggang kailan tayo dito? Pero syempre, nag-goal tayo, tratrabahuhin natin yun. Ano yung dapat nating gawin, di ba? So tingnan nyo po ha, ang mga OFW remittance ng 2020, imagine, $30.2 billion. Yung remittance po ng 2020, billion dollars po yan ha. Imagine nyo po kung gaano kadaming pera ang naipapadala natin sa Pilipinas tayo mga OFWs. Pero tayo, may billion dollars ba tayo na naiipon para sa pag-retirement natin? No? O baka uugod-ugod na tayo, wala pa tayong magagamit pang uwi. Ikaya hindi tayo nakaka-uwi. Tignan nyo po yung mga ibang Pilipino dito sa abroad. No? Dito na lang po sa atin. Ang daming gusto nang umuwi sa Pilipinas pero hindi pa po nila kaya. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na, may kakilala po ako, 70 years old, nagtatrabaho pa rin po. Bakit? Kasi hindi pa po kayang mag-retire, eh. Hindi pa po kayang umuwi sa Pilipinas, eh, no? So, yan. Focus on the things we can control. You cannot control the economy of your country or your employer or company. But, you can control your own economy. Kung magastos ka before, bakit hindi mo pa itry bawas-bawasan para mas mapapabilis ang pag-uwi natin sa Pilipinas. Ito daw po yung solution. 3 E's + 1. Ito yung solution dyan. Ang una, sabi niya, education. Papaano? We provide financial knowledge and strategy. People need to know how to make money work for them, and how to build a solid financial foundation. Ang pera pala po pwedeng pagtrabahuhin, pwede po yan. Kasabay din nating nagtatrabaho. Matututunan po natin yan dito. Second is na solution, execution. We provide the platform to execute the knowledge, have direct access to broad array of financial products and services, represent many of the largest and most respected companies in the Philippine industry, become our own money manager. Hindi mo po pwedeng ipamanage ito o ikaw yung kaibigan mo, ikaw pa pwedeng ikaw ang magmanage ng kapirahan ko. Hindi po pwede yun, no? Yan. So, in a one-stop shop, a financial platform, bypass the middleman. Iwasan na po natin na meron tayong middleman, may ahente. Dumirekta po tayo para makasave tayo. Do it yourself. Huwag natin ipagawa sa iba. No? So, entrepreneurship. We provide the best business opportunity. Kung pwede kasi natin gawing business ito, tayo yung mismong maging boss ng ating business. No? Easy setup, easy startup, no territorial boundaries, no big capital requirement, risk-free, no quota, no demotion. Hindi tayo po pwedeng ma-demote dito. Pag senior marketing director ka, hindi ka na po pwedeng i-demote sa marketing director. Po pwede kang ma-promote, okay? So you work at your own pace, on your own time, it's flexible. So by 2 years, kung gusto mo nang umuwi, no? Po pwede. Kaya kailangan pagsipagan natin i-share ito sa mga kapwa natin. Many as na matutulungan natin, mas mapapabilis po ang ating pag-uwi sa Pilipinas. Yan. Ano yung isang bonus? Enhanced membership benefits platform. Now, more than 40 exciting benefits as IMG, no? And counting. Ano yung mga financial products natin?
Financial products are the most important products people need to own. Kaya lang, hindi natin alam, ano ba yung mga financial products? Meron bang mga ganun? Kasi ang pag sinabi nating products, alam natin, tangible, nahahawakan natin, solid yan, no? Ano yung produkto mo? Tatanungin mo, di ba? Eh, meron po, nagtitinda po kami ng mga pampaganda. Yan, yung mga nilalagay sa mukha. Tayo, may financial products tayo. Ito po yung mga yan. Mga savings natin, mga healthcare, ano po, investments natin, mga mutual fund. Yan po yung mga financial products natin. But since financial products are invisible products, people usually realize this only when they need them. No? Kaya hindi po nila nare-realize, hindi natin nalalaman, hindi natin nakikita yung importance na dapat habang hindi mo pa kailangan, doon mo na kailangan umpisahan gawin. Okay? Huwag nating umpisahan kung kailan late na. Kaya ang dami po sa atin na sasabihin, o pwede akong kumuha ngayon ng Kaiser, o pwede akong kumuha ng healthcare. Hindi na po pwede pag kayo po ay more than 60 na. Mahal na po yun. Kaya habang bata pa po tayo, kumuha po tayo ng mga financial products. No? Because you cannot buy financial products when you need them. You can buy financial products only while you don't need them. No? IMG has a system to make financial products understandable to people. Kasi dito naman sa Zoom, ine-explain natin, pinapaliwanag natin how it works, ano yung concept, dito ba? So yan, we focus on education. Focus on making financial products and solutions understandable to people. We focus on sharing people what we believe in. And ngayon, ginagawa natin, nire-recommend natin sa kanila. So kasi dito, ang ginagawa po talaga natin, gusto talaga nating tulungan ang mga tao, i-explain sa kanila, pag naintindihan nila. So that's the point na sila na po yung mag-decide. Ano na po yung gagawin po nila, okay? So kukuha ba sila or hindi? Diba? Nasa sa kanila po yon. Some of the financial concepts IMG developed to make financial products understandable to people. The X-curve concept, eto po yon. The rule of 72. The building a solid financial foundation, and syempre the abundance formula. So dapat yung building a solid financial foundation daw natin, dapat pandemic proof, crisis proof, recession proof, weather proof, and strong and solid financial future. Ito po yung ano natin, yung X-curve natin. Dito daw sa X-curve natin, may dalawa daw lang, yan line, no? So, yung red line, which is the responsibility line, and the green line, which is the money line. Yung dapat pong dalawa na yan, etong responsibility line, kung napapansin nyo, pababa siya. Tapos, etong green line, yung money line, dapat pataas. Ano pong ibig sabihin yan? Kasi dito sa timeline natin, sa buhay natin, no, at yung age natin, sabihin natin 20 years old, no, papunta sa 60, dapat daw yung responsibility line pababa. Bakit? Siyempre naman, bakit yung responsibilidad natin pag nag-umpisa na tayo magtrabaho, masyado pang mataas kasi nakaka-umpisa pa lang natin yan. Eh. Bakit? Ang dami natin kailangang tustusan. Ang mga pagkain natin, shelter natin, eh nag-uumpisa pa lang tayo, nag-accumulate. Yan, nagtatrabaho pa tayo, no? Working hard for the money pa tayo, active income pa yan. Pero habang tumatagal, dapat, no, di ba, nagpapaaral tayo, pero yung pag-aaral naman, natatapos yan eh. Pag may utang tayo, di ba, may mga utang dito, pero habang natagal, bumababa naman, nababayaran naman yan. Dapat ganun yung target natin. At ang target natin, yun nga, pababain natin ang responsibilidad. Pero ang kaagapay po nito, habang pababa po yung responsibility natin, habang natanda tayo, dapat po tatandaan natin ang ginagawa natin, ang nangyayari, dapat yung ating money line ay pataas na ng pataas. Pero tatandaan natin, halimbawa nandito tayo, no, sa insurance natin, at dito sa kakaumpisa pa lang natin, active income tayo, tayo nagtatrabaho, tatandaan po natin, what if we die too soon? Hindi pa man tayo nakakapunta sa kalagitnaan ng buhay natin, sa 40ang edad natin, eh kinuha tayo ni Lord. What will happen to our family? Kawawa sila, no? Anong dapat natin gawin? We must have insurance para may maiwan tayo sa kanila. Yung pag-aaral nila, patuloy pa rin po. No? Kasi kung wala tayong insurance, kasi ang insurance po ay para sa ating mga pamilyang maiiwan, no? Dapat meron po tayo noon, no? Yan. So, kailangan naman, papaano pag, what if we live tulong naman, humapa yung buhay natin, no? Dapat meron po tayo mga investments. Ano po yung mga investments natin? Malalaman po natin, no, as we go along, dapat meron tayo nung
solid investment natin and liquid investments natin. Dapat may mga mutual fund, may mga iba pa po tayong mga pagkakakitaan para habang humahaba yung buhay natin, meron pa rin tayong pinagkukuhanan ng yan para sa food, shelter, clothing po natin. Meron po tayong ika nga sinasabing passive income. Dito na po lumalabas ang money working for you. Yung pera mo na ang nagtatrabaho para sa'yo kasi hindi mo na po kaya magtrabaho at ayaw mo nang magtrabaho. Ngayon sasabihin mo kay pera, pera, ikaw naman ang magtrabaho para sa akin dahil pagod na ako. Po pwede po, but then, huwag po nating kakalimutan ang emergency fund at ang ating healthcare. Lagi dapat tayo, bata man tayo, matanda man po tayo, no? Dapat meron tayong healthcare para pag nagkasakit tayo, may protection tayo para sa sarili natin na tayong money machine. At dapat pag may mga nasira, kung may mga emergency na pangangailangan, meron po tayong emergency fund. Okay? So ano naman po yung abundance formula? The 10-20-70 rule. Dapat daw, sabi po dito, tinuro po ito ni Brother Bo Sanchez, no? Na sa lahat po ng pera natin, dapat meron po tayong uunahin natin yung income natin. Ang 10% natin ay ilagay po muna natin sa ating tithes, okay? And then next, sa savings and investment natin, dapat 20%. Bakit? Babayaran mo ang sarili mo. Marami po kasi dito, ang alam nilang pagbabayad sa sarili nila is bumili ng mamahaling bag, kung ano-anong mga anik-anik dyan ang binibili, no? Huwag po ganun. Ilagay po natin sa healthcare natin, insurance natin, mutual fund natin, no? Kung saan pa po natin mga o pwedeng ilagay for savings and investment para sa retirement natin para pag uwi po natin, hindi po tayong mga, hindi po tayo aasa sa ating pamilya. May pang may sarili tayong gagastos and pang-tustos, ika nga. Ano po? And then, yung 70% na matitira po, pwede na po yan para sa expenses. Ito po yung tamang formula talaga. Hindi po baliktad, ha? Hindi mo uunahin yung expenses kasi pag uunahin mo ang expenses, walang-wala po talagang matitira. So, ini-encourage ko po ang lahat na gawin po natin si abundance formula para talaga makapag-ipon po tayo. Okay? Next naman is ito. Puntahan po natin yung importance ng solid financial foundation. Ang tanong ko po, is your house built on strong foundation? Yung bahay ba natin, built po siya, no? Matatag po ba yan? O baka mamaya, ganito po ang mangyari sa house natin, no? Binagyo, nag-earthquake, tumba yan. Sana hindi po ganyan ang bahay natin. Or baka mamaya, eto naman po, i-try natin tignan yung financial house natin. Baka mamaya nagkaroon ng problema, may nagkasakit, no? Nawala ng trabaho. Baka po mamaya ay bagsak na din po ang ating financial foundation. Sana hindi po. Sana maagapan po natin. Gawin nating strong po talaga. Paano po natin gawing strong ang ating financial foundation? Unahin po natin ang cash flow. Huwag po tayo mag-stay lang sa iisang trabaho. Pag may extra oras po tayo, limbawa 8 hours tayo sa sarili nating trabaho, ilang oras tayo natutulog? 8 hours. Yung the rest po, no, 16 pa lang yun. So meron pa po tayong 8, no? Sabihin na natin 4 na oras i-devote natin. Additional income, increase cash flow po tayo, no? Earn additional income and reduce expenses. Yun po yung gagawin po natin para mas mapapabilis po tayong maka-accumulate po ng pera natin. Healthcare ang next po dyan. Yan, paano naman? Protect your health and protect your investment. Pangatlo po is life insurance para sa pamilya po natin. Yan. What if you die too soon? Who will take care of your family? Diba? So manage your debt. Kailangan po bawasan natin, unti-untihin nating tanggalin ang utang. Ang uunahin nating tanggalin is yung matataas po ang mga tubo. That is a termite that will eat the foundation of your financial house. Diba? Totoo naman po yan. Anay po ang may utang. Emergency fund. Yan. Protect your investment against put and take and to avoid debt, no? Maglalagay tayo, magdi-deposit tayo, tapos kukunin na naman natin. Kailan pa po tayo makakapag-build ng ating emergency fund? Investment, ang pinaka-nasa dulo niya. Yun po yung pinaka-bubong. Yun po yung last. Reach your financial goals. What if you live too long? Who will take care of yourself? Diba? So, paano po tayo pag ano?
humaba-haba po yung buhay natin. Sino po mag-aalaga sa atin? Alam niyo po, question po yun noon sa akin. Sabi ko, ano mangyayari sa akin? Wala akong asawa. May mga pamilya na ang kapatid ko. Alangan sa kanila po ako magpapaalaga, di ba? Pagdating ng panahon. Kaya talaga dito po kay IMG, ang dami ko po talagang natutunan, ang dami ko pong na-realize. Di ba? Sabi po noon ng ate ko, basta may pera ka, may isa ka ng kwarto sa bahay. Sabi, hindi ko po makakalimutan yan ang sinabi ng ate ko. May kwarto ka na sa bahay, sa iyo na yung isang kwarto doon. Pero, ang sabi niya sa akin, kailangan may pera ka para may pangtustos ka din naman sa sarili mo. No? O paano po pag wala talagang mag-alaga sa'yo at wala ka talagang naipon para sa pangtustos mo, di kawawa ka. Kasi ang pamilya mo magkakaroon ng sariling pamilya po, ang magsasariling buhay din naman po. Yan, alangan namang sila pa po yung titingin sa'yo. Dapat talaga pagtuunan po din natin yan ng pansin. Sabi dito, like building a house, build it from the ground up, build it right and build it strong. So yan po yun. Okay? So may napasok po, hindi ko po ma-accept, pa-accept na lang po. So sabi dito yung increased cash flow, no? Dapat may healthcare, may, yan yung sinabi ko po kanina, yung building strong foundation. Dapat sa una yung increased cash flow, mag-earn tayo ng income natin, i-reduce natin yung expenses. Yan, solve na po natin yan. Ano naman po yung next? Dapat, yan, dagdagan talaga natin. Start your own business. Gawin nating part-time or full-time. Sabi ko nga, gawin nating productive. Can you be wealthy with your present job or business? Tanong ko po yan. Yayaman po ba tayo sa pagiging katulong dito sa ano, sa Italia? No? Siguro po pwede po tayong yayaman kung alam natin ang gagawin natin. Plus, sabi dito, if not, use your spare time. The best available time to build your wealth is your spare time. How many sources of income do you have? Yan. How many people rely on that income? Ilang tao ang pinapakain mo, ang umaasa sa'yo? Do you love them? Of course. So anong dapat natin gawin? What do you do in your spare time? Make money or spend money? So yan. Ano po talagang ginagawa natin sa spare time natin? Shopping-shopping po ba dyan? No? Pasyal-pasyal kung saan-saan? Yan. So kailangan i-reduce natin ang expenses. Dapat pay yourself first, no? Yan daw po yon. Pay yourself first. Who are you going to work for every day? Who will benefit the most from your hard-earned money? Sino po? Ang mga malls, ang mga phones, ang loads, gadgets, no? Or your family? So na, may choices naman po tayo, po pwede po tayong mamili. Why people spend? Because of needs, wants, or to impress? Kayo po, bakit po kayo nag-i-spend? Para ba sa mga needs nyo? Para sa wants? O gusto mo lang talbugan yung kaibigan mong nakitang pumunta ng, siguro pumunta ng Europe, no? Eh, syempre, gusto mo din. Ngayon, anong pang gagawin po natin? Yung pera natin, itinatago-tago natin, gagamitin ba natin para ma-impress din po sila? No? Can you be wealthy by spending all your money to impress people? Sana wag po, pero kasi karamihan, ganun po tayong mga Pilipino. Marami pong ganun. The goal is to be rich, not to look rich. Okay, tatandaan po natin yon. Yan. Sa mga maliliit na bagay, pwede po tayo maging millionaire. Yung bote ng Coke o yung ano, tubig, magkano yan? 20 pesos per bottle. So, sa mga savers, ang ginagawa, nagre-refill na lang po yan, no? Yung monthly savings nila, tanda-tanda ko, alam niyo po, sa kagalingang mag-save, si EVC, no? Ano na lang yung kinakain niya. Hindi na siya minsan yung pagkain po niya sa labas is pinag-aantay niya doon sa bahay nila. Ang laki pong katipiran. Kung ang trabaho mo ay half day lang naman, yun po ang ginagawa. Sorry, binubuko ko na po si EVC. Hindi na siya kumakain sa labas, umuwi siya para kumain, no? So, sa mga ganon, yung tubig na yan or sa mga soda, si mga Coke, monthly savings mo yan, yung 20 pesos by 30 days, 600 pesos yan. So, magkano yan in 30 days at 10%? 2 million po siya. O ba diba, millionaire ka dyan dahil lang sa maliliit na bagay. Yung pag-dine out, pagkain-kain sa labas, diba? So, pag doon sa labas, 1,000, sabi mo na minimum 1,000 pesos. E pag sa bahay ka kumain, bumili ka na lutuin, sabihin natin 200. Yung 200 mo, apat na beses yan every weekend. E di 800 yan. Ay, yung 800 mo, no? Apat na beses yan. Times 4 within a week, within a month, 3,200. Magkano po yan? At 10% in 35 years, 10 million. No?
maliliit lang po na mga bagay yan, ha? Junk food, sweets, mga may hilig ng junk food na kagaya ko po dyan, no? Mga chichiria, 40 pesos per day, no? I-reduce mo na lang yan, half mo, 20 pesos per day. Ang 20 pesos per day, no? 30 days, 600. Magkano po yan sa 10% after in 35 years? 2 million. Yan yung mga coffee, mahilig sa kape. Instead na mag-Starbucks ka, oy, mura pa po itong kape na nilagay ko dito na presyo, ha? Nilagay pala ni Sir Noel, kasi kinopya ko to kay Sir Noel. 140, pero tandaan po natin sa Starbucks, 450, no? Pero pag nag-3-in-1 coffee tayo, 10 pesos lang po yan. O yung 130 times 25 times na ginagawa po natin, 3,250 in a month. Magkano po yan in 35 years at 10%? 10 million. Sa mga maliliit po na bagay, itotal mo lahat yan. Imagine niyo po yun, 24 million. Sa malaliit na bagay po talaga, wag po natin kakaligtaan yung mga yan, no? Re-evaluate all possible areas to find money to save. Kung ano pang mga ibang bagay natin, lagi tayo nagni-Netflix dyan, no? Bawas-bawasan po natin. Mahilig magpakulot, magpaunat. Yan, areas to re-evaluate to find money to save. Yung mga yan, eliminate or reduce premium cable to basic. Reduce number of lattes, alcohol, cigarettes, better else tanggalin ang paninigarilyo. No? Maano pa yan sa kalusugan. Less and salty, oily food. Sweet or junk food, sodas, di ba? Hindi po good sa health natin. Save on parlor, saloon, color, straight curl. Pero ang ginagawa ng iba, instead na pupunta sila sa saloon na nagpapakulay, sa bahay nila, sila na po yung gumagawa. Di ba? Nakakasave ka pa. Bring pack lunch instead na kumain sa labas. Yung tubig, no? Less party, less gimmick, less gifts, less outing, nasanay pa tayo dito, di ba? Yan, every weekend, may party, may birthday hand, di ba? Bawasan na po natin yan. Gastos po yung mga yan. O pwede naman po maghandaan. Simple lang. Bawas-bawasan po natin. No? Yan. Cut down on gadgets, phone load, internet shopping. Yung avoid ATM fees, bounce checks, loan charges, and penalties. Lalong-lalo na po ang credit cards. Okay? So 10 pesos per day is more than 1.5 million after 35 years. 100 pesos per day, more than 15 million after 35 years. So do this only if you want to be wealthy, eh, di ba? Kung gusto mong yumaman, gawin mo to. Pero pag ayaw mo, bahala ka sa buhay mo, di ba? If not, no need, wag mo nang gawin. Start saving or investing at your best effort level. Okay, so yan. Dito naman, nasolve na natin yung ating increased cash flow. Same thing with our healthcare. Ano naman ang gagawin natin sa healthcare natin? Protect health and wealth. Kagaya po dito sa healthcare. Ano po ang gusto mo pagdating ng panahon? Sa long-term care mo. Dito ka ba sa charity? Sa pay ward? O sa executive? Pero kung alin ang gusto mo dyan, kung gusto mo sa executive ka, paghandaan mo po yan, no? What is more important? Memorial or healthcare? Hukay or iwas hukay? Sabi nga po lagi, parang nagre-ring sa mind ko yung sinasabi lagi ni Sir Noel. Hukay or iwas hukay, di ba? So paghandaan po natin ang ating long-term care, no? Habang kaya pa po natin. Yan. So ano po ba ang kaibahan ng short-term care sa long-term care? Ang short-term care, isang taon lang po yan, ha? Renewal not guaranteed. Hindi yan nare-renew yearly, hindi po. Isang taon lang yan. No accumulation of unused health fund. Pag hindi mo nagamit, wala na yung pinabayad mo sa pera mo sa isang taon na yon. No term insurance coverage. Wala po siyang insurance yan. No return of premiums for non-utilization. Hindi maibabalik pag hindi mo nagamit. Okay? So, end up having no healthcare at old age. People usually get sick old age or young age. Kailan po? Di ba sa old age natin? Pag long-term care naman, kagaya ng meron tayo, 7 years paying, renewal is guaranteed. Nare-renew po natin yan. All unused health fund accumulates with interest. Pag hindi mo yan nagamit, kumikita po siya. With 4 ways insurance coverage, may term life, waiver of death, no? Accidental death and dismemberment benefit, waiver on disability, o di ba may mga ano pa siya, insurance coverage. In addition to maturity benefits, unused funds with interest. Additional benefits, di ba? Meron po tayo, pag kumita po si Kaiser, may dividend po tayong nakukuha. Return of 85% of premium on the maturity date if no claim during the 7-year period. 85% discount. Pag hindi po natin nagamit yon,
Upon maturity, binabalik ko sa atin ang 85%, no? You will be rewarded by being healthy. Kaya kailangan maging healthy po tayo. Long-term care will ensure you having enough healthcare at old age. If don't get sick, you can use the money for your needs. Yan. So yan yung next is yung life insurance naman natin. Anong dapat natin gawin? Protect family while building wealth para hindi mahirapan ang ating pamilya. So papipiliin tayo. Uninsured ba tayo o insured? Siyempre, dito na tayo sa insured. I-insured mo ang family mo. You work hard because you love your family and you have big dreams for them. Diba? What will happen to your dreams for them if something will happen to you? Pag nawala ka, ano mangyayari po sa mga dreams po nila? Diba? Most people have adequate protection on their cars. Pero yung sarili nila, wala po silang insurance. Magkano po ang cost ng isang car insurance, yung 1 million? 20,000 per year. So yung life insurance sa isang taon, magkano po? 7,400 sa age 35. O diba? Mas mahal pa po ang bayad sa car insurance kaysa sa insurance ng tao. Diba? Sa may-ari, yung driver. No, understand first before buying life insurance. How it works and price because the cost of insurance is charged to you. Example po natin dito yung most 18. Tignan nyo po, hanggang 41 years old na po yung nagawa ko dyan. Magkano po ang insurance po ninyo? Meron po tayo dito sa most 18, no? So imagine mo sa 30 years old, ang 1 million coverage is 5,710 pesos lang po yan. Pero magkano po ang insurance ng car sa isang taon? 20,000, di ba? Times 4 pa po. No, kailangan meron po tayong insurance. Ibawasan po natin pay off our debt para makapag-ipon po tayo. Debt and interest payments drastically reduce your take-home pay. Okay? So yan, your salary. Dapat alam po natin saan natin nilalagay. Yan, bawasan natin. How much is left for your family? Dapat may SSS, pag-ibig, yan, yung mga yan natin. Bawasan natin ang mga interest, yung mga utang po natin. Imagine nyo po yung 5% per month na utang, 60,000 per year po yan, no? 50,000 ang utang mo times 60, di ba? 60% per year. 30,000 interest alone. Eh what if yung 30% yan na interest ilagay mo sa banko, i-invest mo? Di ba ang laki niyan? Ang 30% at 12% year interest is 14 million, di ba? Kaya po, bawas-bawasan po natin ang ating mga kautangan. Other debts increase interest rates, yung mga card credit card, 3.5 per month. Sa isang taon, 42%, no? 5-6, 20% per month. Magkano po yan? Sa isang taon, 240, di ba? Sayang po yung mga interest po na yan. People in debt can be in debt forever because of a habit. Kasi pag laging yun ang ginagawa natin, habitual na po yun, napakalaki po. Kasi tignan nyo na lang po ang Pilipinas. Ang laki po ng utang natin. Per second yan, tumataas pa ng tumataas ang utang natin. No, debt increase in 10 minutes, di ba? Oh, ang laki po. Ah, yan. So, dapat i-solve natin, gawin natin maganda talaga yung ating solid financial foundation. Ang next natin isa-solve, solve natin na ang ating emergency fund. Yan, yung investment naman natin. Reach your financial goals. Knowing how to save is not enough. Know how to grow that savings. Dapat alam natin. No, i-grow natin yung investment natin. Know how money works. Know how to make money and how to make money work for you. No, hindi lang ikaw ang nagtatrabaho. Dapat yung pera mo, pagtrabahuhin mo doon. Mo din. Know how to accumulate income-producing asset or create multiple saving income. Determines the level of your financial security. If you lose your income today, how many years of your savings will last? Diba? Pag nawala ka ng trabaho, hanggang kailan yung savings mo? Dapat pagtrabahuhin natin yung pera. Know how money market works. Know the investment instruments that can help you beat inflation. Understand how money market works to avoid scam. Huwag po tayong maniniwala sa agad-agad sasabing madodoble yung pera natin. Huwag po tayong maniwala after 3 months, madodoble. Wala pong ganon. Okay po? So know how money works. Meron po tayong compound interest na yung interest ng pera natin nagko-compound din kasama ng principal natin. So sabi po ni Albert Einstein yung 72 rule, 72 divided by the interest rate is the number of years your money doubles. Tinuturo po talaga dito. So yan po yun, the rule of 72. Halimbawa, ang pera mo nilagay mo sa banko at age 29, yung 1,000 mo, madodoble yan after 72 years. Age 101 ka na magiging 2,000 siya, di ba? So your money double in 72 years kasi nilagay mo lang yan sa 1%. Eh. Pag nilagay mo sa banko, after 72 years, doon palang madodoble si pera mo.
What if gawin natin yung secret ng mga mayayaman, no? They know how money works. Halimbawa yung rate of return 2% per year, ilalagay mo sa ganon, no? Ilalagay mo sa isang conservative na pag-investment. 29 years ka, yung 100,000 mo magiging 200 after pagdating mo ng 65, okay? So 35 years old, madodoble po yung pera natin. 35 nga ba? 72 divided by 2, 37, yan, 36 yung po, no? Your office mate, rate of return, 8% niya nilagay, yung office katrabaho mo. Rate of return nilagay niya sa 8%. Yung pera niya, madodoble siya every ilang taon po yan, 9 years, o, diba? Mas ilang beses na dodoble yung pera niya kesa sa'yo. What if yung friend mo, naglagay siya sa 12%, no? Rate of return. Yung pera niya, tignan niyo po yan, nadodoble every 6 years. No? So dapat alamin natin saan natin ilalagay yung pera natin. Tignan niyo yung difference. Yung difference is 6.2 million. Ang laki po niyan. Dapat alamin po natin saan natin ilalagay yung pera natin. 6.2 million is equal to 31 year salary of someone who earns 200 pesos at 200,000 annually. So yan, kailangan so dapat i-solve natin yung ating solid financial house. Now, you know what to do. What's next? Dapat i-execute po natin yan. Take action. Financial education is useless without financial execution. You cannot build a solid financial foundation with knowledge only. Knowing what to do is not enough. You still need to do it. Kailangan i-execute natin. Kailangan makapag-build tayo. So, may tinatawag pong execution. Okay, gagawin po natin. Ikaw, ang gagawin po natin from you, healthcare ka, dumiretso ka kay Kaisa, huwag kang pumunta sa ahente. Dumiretso ka. Mag-member ka ng IMG, magagawa po natin yan. Life insurance, meron po tayo dito. Manila Bankers Life sa investment, may mga Solvivo, Philam, lahat po yan, meron tayong investment. Real estate, may SMDC, Ayala Land, yan lahat po meron tayo yan. General insurance, gusto mong ikuha ng insurance yung sasakyan mo, meron po tayong general insurance. Allied financial services, meron din po yan. Marami kang ari-arian, punta tayo kay APS. Benefit po natin yan bilang isang IMG member. Be your own money manager in one-stop shop financial plan. Nandito po, kagaya po ng mga mayayaman, what the rich people are doing. Ang C, ang may-ari ng SM, di ba? Meron silang BDO, may SM mall sila. May BDO financing po sila at may BDO life insurance po sila. Ang mga Ayala, meron po sila, silang Ayala Mall, di ba? May BPI financing po sila, kanila po yan. May Ayala, BPI Philam Life po sila. So ang IMG, meron din po tayo. So ang ginagawa po talaga natin, tinatanggal natin yung middleman, okay? Para wala nang kukuha ng kickback sa atin. Ngayon, gawin po nating entrepreneur. Ang maging entrepreneur po tayo, gawin po nating business si IMG kasi dito pwede po tayo mag-create ng wealth. Make money, save money, grow your money, build natin, protect natin yung mga pera natin, preserve wealth, build a solid financial foundation. So, IMG is a one-stop shop solution company. Lahat na gagawa po natin yan dito. So, the best business opportunity of a lifetime, meron po tayo dito kay IMG. Pwede po natin gawing part-time, di ba? May platform tayo dyan, online lahat po pwede na natin gawin. May vesting right po yan. Kung anong position natin, po pwede po natin ipamanay sa ating anak, no? Yan. System-driven tayo. Aside from ginagawa po natin to, talagang may system po na sinusunod dito si IMG. At tatandaan po natin, ang IMG is mission-driven, no? Yan. So, if you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. Diba? Kung gusto mo yumaman. If you want to be wealthy, let your money work for you, not your money work for others. If you want to be wealthy, understand that it's not other people's responsibility. It's your responsibility. Okay? Huwag mong iasa po sa iba. Gawin mo po on your own. If you want to be wealthy, find an environment where people are getting wealthy. Ngayon may bonus po tayo. Ngayon tatanungin ko po kayo. How much is enough? Magkano po talaga yung enough sa atin? Yung sa healthcare natin, meron po ba tayong healthcare? May yearly income po tayo dapat. So yung sa yearly income natin, i-times 5 natin yan. Oh. Kung magkano po yung pera natin, i-times 5 natin yan. Oh, 200,000. Yung yearly income natin sa life insurance dapat times 10. No? Kasi may, sa dime method, may 200,000 tayo dyan. Equivalent ng amount of income natin, ang income natin yan, 25,000 per month. Ah. So yung utang natin, pag ang utang mo,
yan 200,000 dapat babawasan yan. Emergency fund dapat yung yearly 300 times 0.05, 150 dapat meron tayo niyan emergency fund kasi dapat 6 months meron tayo sa bangko. Sweldo natin ng 6 months. Yung sa investment dapat yearly income times 20, di ba? Sabi natin 10, 20, 70. So meron tayong 6,000. 6 million dapat. So, ang tanong ko po, yung solid financial foundation po ba natin ay incomplete kagaya nito? Na matutumba siya? Na mas malaki ang utang kesa sa healthcare o kesa sa investment? Or kumpleto po ang ating solid financial foundation? Okay? How financially healthy are you? If you're sick, a doctor needs accurate laboratory results, x-ray, etc. to give you the accurate prescription. If your pet is sick, the best person to cure it is you. So only you knows your financial situation. Hindi po natin alam. Ako yung financial situation ko, hindi alam po ni Ate Jessa. O ako ang financial situation ni Ate Jessa, hindi ko po alam. Pero tayo po ang nakakaalam niyan. Okay? So pag nag-member po tayo ni IMG, pag sa Pilipinas, 5,500 yan. Pero sa international, more or less, 10,000. Dito po sa Milan, sa Europe, 185 euros. May yearly renewal po tayong 1,500. So, with this, maraming salamat po sa pakikinig. Sana may naintindihan po tayo at natutunan. Ipapasok ko po ang next topic natin, yung top membership benefit sa ating MD, Jessalana Olivares. Take it away, madam. Okay. Good morning po sa inyong lahat. Thank you, SMD Mina, sa iyong bagong magandang presentation. Yes. Naririnig niyo po ako? Yes po. Ah, okay. Ngayon naman po, i-discuss po natin yung top 48 membership benefits ng IMG. So, kagaya po ng nabanggit ni SMD Mina, meron po tayong free ebook. So, dyan po natin matututunan kung paano tayo magbibuild ng ating solid financial foundation para sa ating kinabukasan. Yung number 2 naman po ay meron po tayong isa pang ebook para sa yung mga financial workbook po natin. So, yan po sa Dominate tool po natin to matatagpuan sa portal po natin, no? Pag binuksan niyo po 'yon, makikita niyo po yung mga workshop na dapat nating aralin at sagutan. So, andiyan po yung workshop number 1 on how to increase cash flow, debt management. Every workshop po, meron pong dapat tayong sagutang worksheet. Meron po tayong yung number 3, yung number 4 naman po na workshop natin is building a strong financial foundation and proper protection. Number 5, building wealth and asset accumulation. And number 6 is retirement planning, wealth preservation. At yung number 7 naman po is building a business in the financial industry. So, yan po yung mga workshops na talagang marami tayong matututunan. Kaya ina-advise ko po na pag meron tayong time, buksan po natin yung portal natin. Doon po tayo pumunta sa Dominate Tool, matatagpuan po natin lahat yan. Yung number 8 benefit naman po natin is yung financial check-up. Hindi kasi natin alam na may nag-exist rin pala itong financial check-up. Akala natin yung mga check-up, yun lang para sa mga kalusugan natin. Meron rin po pala tayong dapat na financial check-up para malaman natin yung kinikita natin, kung paano natin man-manage yung income natin at mapaghandaan yung future natin. Number 9 po is yung para sa course ng associate para maging financial planner tayo. So pag member po tayo ng IMG, ang bayad lang po natin dito is 1,500 pesos. Pagka local, pag po abroad kagaya po natin, 2,500 pesos po. Ito po malaking tulong po to para po mas marami tayong matutunan at ma-share natin yung ating matututunang
financial education dito sa AFP. Ito naman po yung mga libreng regalo pag member po tayo ng IMG. So, automatic po yun. Meron po tayong life insurance from Manila Bankers. So, ito po yung mga katumbas ng life insurance natin, no? Para sa mga new members, yung mga associates hanggang MD, meron po tayong 100,000 na life insurance. SMD and EMD, 200,000. CON up, 300,000. Ito naman po, yung number 11, Fidelity. Ito po, one-time payment lang po to, 500 pesos lang po to. So, in case na kunin na tayo ni Lord, meron po tayong insurance na 50,000 na pwede natin magamit para mabayaran yung mga expenses, funeral expenses po natin. Ito naman po, yung number 12 is IMB Vision Care. So every 2 years, every year po, meron po tayong dalawang libreng frame. Yun naman pong lens, yun na lang pong babayaran natin, pero may discount din po tayo. Ito po ay sa De Los Reyes Optical. So, tandaan nyo po ito kasi medyo mahal po ang salamin. Kaya pag umuwi tayo sa Pilipinas, huwag nyo pong kalimutan i-claim yung dalawang pairs nyo ng salamin. Ito naman po yung mga ibang libreng gifts, no? Meron po tayong, ito pong free unlimited consultation for IMG members sa Kaiser Clinic Medical Center. Nagagamit na po ito ng mami ko kasi nag-decide na po siyang mag-for good sa Pilipinas. So, since na 71 na siya, hindi na po siya pwedeng magkaroon ng Kaiser. So, i-member po siya sa IMG para po every time na magpapa-check up siya, libre yung consultation. Tapos, meron rin po siyang discount sa mga laboratories, yung mga ECG, mga X-ray. So, yun po, kapartner po siya nitong number, yung number 14. 20% discount po tayo para sa mga kailangan nating laboratory so examen na gagawin sa Kaiser Medical Center. Malaking ano po yan, malaking bagay po yan kasi ang laki talaga na masisave yung pera. Example na lang po, yung mami ko, nung wala pa siyang IMG membership, bumabayad po kami ng para lang dun sa tinatawag yung malaman yung analisi ng sugar level sa katawan, ang tawag po doon dito sa Italiano, e glicata, no? Sa Pilipinas po, 1,100 pesos po yung sinisingil tuwing gagawin yung analysis na yun ng dugo. Sa Kaiser po, nagpa-ECG mami ko, nagpa-glicata, 630 pesos lang po yung binayaran namin. So, ito naman pong sa Soldivo Funds, ito po, para matuto tayong mag-ipon through mutual funds. Usually po kasi, yung mga marami lang perang nakakapag-ipon dito sa mutual funds. Pero dahil sa IMG, pwede tayong maghulog every month o kung may extra pera tayo, 1,000, 2,000 pesos. Minimum po dito is 500 pesos. Pwede na po kayong mag-Soldivo funds. Malaking bagay po to. Tapos meron din po tayong mga access sa ating mga healthcare products. So yan po yung ating Kaiser na meron tayong long term, short term at saka senior care na mga health insurance. Ito naman pong number 17, ito po yung exclusive life insurance through Manila Bankers. So malaking mura rin po yung masisave natin dito kung magpakukuha tayo ng life insurance natin. Based po ito sa age. So, kung kailangan nyo pong mag-inquire regarding this, pwede nyo pong tanungin sila EBC at sila SMD Mina. Ito naman pong isa ay yung exclusive to IMG members pre-investment seminars. So, through Atram, ito po yung pag gusto nyo kayo mismo ang mag-invest ng pera nyo no, sa mga stocks market. Ito po yun. Kung gusto nyo po siyang matutunan, pwede po kayong manghingi ng free consultation. Yung number 19 naman po na ating
Ito pala yon sa stocks, mag-invest tayo ng stocks. Meron rin po tayong guide para ma-analyze o kaya kung saan. Ito yung direct access mismo sa stocks exchange. So medyo mahirap po itong gawin kasi lalo na kung wala tayong masyadong kaalaman. So pero kung gusto nyo pong itry, pwede po kayong manghingi muna ng free consultation sa IMG. Ito naman po yung access to ozone therapy. Meron po tayong free, ay hindi po pala free, may discount po pala tayo pagka nagpa therapy po tayo dito sa Ozone International. At tapos kung halimbawa naman po magbabayad tayo ng mga Kaiser membership natin, yung monthly natin, meron po tayong exclusive discount sa Palawan Express. So kung wala kayong access sa mga bangko, wala kayong mga internet banking, sa Palawan Express po sa Pilipinas pwede kayong magbayad ng Kaiser. At meron po tayong special price dyan. Ito naman po yung mga discount natin, no? So, for example, yung mga car insurance, yung mga insurance sa bahay, travel insurance, meron din po tayong access dito sa portal natin para po tayo makamura. Hindi na po natin kailangang humanap ng kumbaga ahente para kumuha tayo ng mga insurance natin sa kotse o kaya sa bahay natin. Meron po tayong sariling portal kung saan pwede po kayong mag-quote ng insurance na base sa pangangailangan nyo. Tapos ito naman po yung mga gustong mag-invest sa mga condominium, sa mga house and lot. Meron po tayong discount na malaki sa SMBC, Ayala Land DMCI. So tinatanggal na po dito yung commission ng broker. Sa atin na po yun, kumbaga mapupunta kung IMG member po tayo. So malaking discount din po yun. Ito naman po, in case po na gusto natin mag-invest sa mga memorial lots. So ito po, nag-increase din po yung mga ano nito, yung mga value, no? So ito, partner po siya nung sa Fidelity, magagamit rin po natin yun. Ito naman po, yung mga gusto talagang i-career. Ang IMG, gusto nyo pong madagdagan yung mga kaalaman nyo regarding to dun sa mga online courses, how to talk to the people, yung passive selling, how to create multiple sales. So ito po, sila po yung mga guru natin na pwedeng magturo sa atin at mababa lang po yung babayaran natin para maka-access sa mga courses nila. Ito naman po yung mga services. So yung Everest po, no? For example, gagamitin po natin, halimbawa kinuha tayo ni Lord, yung tatawag lang po tayo dito sa Everest, no? Sila po yung mag-aayos ng memorial services. Tapos ma-apply din po natin dito yung 50,000 insurance ng ating Fidelity. Ito naman po yung APS. So, kung may mga asset po tayo, gusto nating gumawa ng mga testamento, i-protect yung mga asset natin, pwede po tayong pumunta sa kanila, mag-consult sa kanila. Tapos, ang payment po ay napakababa kasi meron po tayong discount as IMG member. Ito po namang exclusive benefit number 31 ay sa mga gustong bumili ng sasakyan. So, makaka-discount po tayo dito. Ano po ang dapat natin gawin? Halimbawa, punta tayo sa showroom, pipili tayo ng sasakyan, magpa-quote tayo. Yung quotation na ginawa sa atin, i-email natin sa IMG at sila na po ang bahala na makipag-transaksyon para makabili tayo ng sasakyan at maka-discount tayo. Tatanggalin nila dito yung commission nung ahente. Kumbaga, yun po yung magiging discount natin. Sa atin po yun mapupunta. Ito naman po yung mga rewards na business owner. Kumbaga, kung ang gusto mo po talagang seryosohin ng IMG, i-career siya, ito po yung business opportunity na pwede nating matutunan doon. So, kahit associate ka lang, pwede ka nang kumita. What more kung
magiging kagaya na tayo ng EBC, di ba? So ito po yung mga benepisyo na kailangan rin nating basahin at pag-aralan in case na gusto natin talagang i-career ang IMG. Kasi kadagdagang income din po yan. Kagaya ko po na kahit po meron kaming negosyo, hindi po dahil may negosyo kami, kumikita kami ng malaki. Marami po kaming binabayarang taxes. Kaya po, nag-create po ako ng aking passive income para at least kahit papano, meron akong itatabi para sa sarili ko. Dahil para kasi ako nagtatrabaho para lang bayaran yung mga expenses namin dito sa Italy. So, ito naman po yung mga rewards. Kung halimbawa po, ma-promote tayo, no? May mga free vacations, yung mga conventions, international conventions, para lang po to sa mga members abroad. Ito pong mga travel, yung mga conventions po. Ito yung tinta, hindi pa ako naka-attend nito eh. Sila EBC tsaka sila SMD, naka-attend na sila dito. Ito naman po yung mga world-class recognition natin. So, yung mga ring, ito yung mga millionaires ring na tinatawag. Pag na-promote po tayo, may pin din po tayo. Bibigyan rin nila tayo ng relo based sa promotion natin. Ang gumawa po ng relong to ay ang Rolex. Kaya malaki rin po ang value ng relong yan. Plus, kung talagang napaka laki ng naitulong mo sa mga tao at gano'n na kadami ang members mo, eto po, meron din tayong opportunity na magkaroon ng libreng sasakyan. Tapos, ito po, kasama rin sa promotion natin. For example, yung kapatid ko po na-promote na siya as MD, meron po siyang coverage na 70,000 na annual, isang one-time lang yon, one-year healthcare na 70,000 coverage. So, ito po, from MD, SMD hanggang pataas. Ito naman po yung mga member support. Meron po tayong portal natin. Sa portal matatagpuan natin lahat dyan yung mga kailangan natin. Kailangan lang po tayong magkaroon ng time para isa-isahin at basahin at mapag-aralang mabuti yung ating, kung paano natin gagamitin yung ating portal. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung sa Dominate Tools. Dito po, nandito po yung mga pwede natin i-share na video, yung workshop natin, yung worksheet na dapat natin sagutan, marami po tayong matututunan dito sa ating Dominate Tool. Kaya dapat po pagtuunan natin to ng oras. Tapos, meron din po tayong mga nareceive na mga emails regarding do sa mga updates ng IMG, yung mga courses, yung mga benefits. So, sa newsletter po, lagi po tayong may natatanggap niyan sa email po natin. Ito po ay para sa mga members abroad, no? Kagaya po namin, meron po kaming Visa card. So, yung Visa card po namin, for example, sa Soldivo fans, no, gusto naming nangailangan ka ng pera, gusto mo tanggalin yung pera mo sa Soldivo, pwede mo po siyang i-transfer sa Visa card mo. O kaya naman po, pag kumikita ka na sa IMG, meron ka Nura Cash, kailangan pong i-withdraw, dito mo po yun itatransfer. So yung Nura Cash, matatagpuan nyo rin po yan sa portal nyo, yung access niyan. Tapos ito po yung mga exclusive events sa abroad na yung mga international events, yung mga gala night. So sila EBC, naka-attend na sila ng mga gala. Ito naman po yung kagaya ni EBC, kasama siya sa London na tour. So lahat po yon sagot po ng IMG yun. Wala po siyang gagastusin. From pocket money, hotel, tsaka po yung kanyang pagkain. Lahat po yon pamasahe, sagot po yon lahat ng IMG dahil po na-promote po siya ulit. Nakalimutan ko pala dito yung number 39. Hindi siya kasali sa slides natin. Yung number 39 po, yung po yung Nura Cash na tinatawag, kung saan po natin pwedeng makita kung meron po tayong komisyon na dumating. Sa Nura Cash po natin makikita. Nasa number 39 po yun ang portal natin. Isa po yung sa benefits natin. Ito naman po, medyo mahirap gamitin yung mouse ko. Pasensya na po kayo.
Ito po, kaya po mahal yung membership natin dito sa abroad dahil marami pong coverage yung ating insurance, no? Meron tayong worldwide protection. So, meron po tayong accidental death benefit, 500,000. Burial benefit, 100,000. Accidental medical reimbursement benefit, 100,000. Acts of terrorism, 600,000. Unprovoked murder and assault, 600,000. Accidental disablement benefit, meron din po tayo yan in case na aksidente tayo tapos naging imbalido na po tayo. So, covered po yan. Ito naman po, ito po yun. Ito po yung number 48 na yan. So, may mga categories din po yan. Loss of two limbs, 500,000. Loss of two feet, 500,000. Injuries resulting in being permanently bedridden, 500,000. Any other injury causing permanent total disablement, 500,000. Loss of hand, 250,000. Loss of leg below knee, 250,000. Loss of hearing, both ears, 250,000. Loss of toes of all of one foot, 125,000. Losing of ring finger, 25,000. Loss of metacarpals, 15,000. Loss of toes or big toe, 5,000 each. Loss of both hands or fingers or both thumbs, 500,000. Loss of both eyes, 500,000. Loss of arm and above elbow, 350,000. Loss of leg or above knee, 300,000. Loss of one foot, 250,000. Loss of sight on one eye, 250,000. Loss of hearing, one ear, 125,000. Loss of big toes, 25,000. Loss of little finger, 20,000. Loss of metacarpals, 10,000. Plus yung additional benefit is repartition services. So, ito po, malaking bagay po to sa atin. For example, magbibigay po ako ng isang example na nangyari doon sa akin, isang kaibigan, no? Wala na po siyang OWA kasi nagpe-pension na po siya. Hindi naman po niya alam na kahit nagpe-pension na siya, pwede pa rin siya mag-renew ng OWA niya. So, bigla po siyang inatake sa puso, namatay. Ngayon po, yung family niya, yung anak niya na nandirito, wala silang ipon na pera. So, nangalap po kami ng abuloy para po maiuwi yung bangkay niya sa atin. 3,200 euro po yung binayaran para po maiuwi siya sa atin. So, ito po, malaking bagay talaga, lalo na kung nagtatrabaho tayo sa abroad. Kailangan po isipin natin na kahit kunin na tayo ni Lord, hindi tayo magiging burden doon sa mga maiiwanan natin. Kasi meron tayong pinaghandaan natin lahat ng pwedeng mangyari sa atin. So, yun po yung benepisyo ng IMG. Kaya, dapat po gamitin po natin talaga yung utak natin, maging practical na po talaga tayo. So, kung may mga inquiries po kayo regarding how to join IMG, pwede po kayong mag-email po sa amin o kaya po pwede po kayong mag-message sa Facebook o sa Messenger. Become your own money manager and you have to take charge of it. You may have the best financial strategy, but if you don't understand what you are doing, it's all useless. So, ang problema kasi po sa ating mga Pilipino, yung procrastination. Sabi po dito, procrastination is one of the main causes of failure. Procrastination is the manifestation of lack of discipline. You need the right environment to solve the discipline issue. Kailangan po talaga tayo. Kailangan talaga nating disiplinahan ang sarili natin. The best time to invest your money is 20 years ago. Hindi po bukas, no? The best time is now. The worst is tomorrow. Okay po? So, at sabi po dito ni ang sabi po din dito, start now whether you're not ready or not. We grow older every day. Our children grow older every day. Our parents grow older every day. What if 10 years from now you wake up and you realize
you accomplished nothing and or you started nothing. Sabi po ni Lao Tzu, the journey of 1,000 miles begins with a single step. And if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. And with that, maraming maraming salamat po kay Ma'am Jessa Olivares. Salamat po for sharing us the 48 benefits. So kung may mga katanungan po tayo, clarification or...